Walang LeBron para sa Lakers, Davis lamang, Carmelo Anthony at Russell Westbrook. Nagkaroon ng magandang simula ang Lakers kontra Oklahoma City Thunder. Sa kanilang huling laban, alam natin na natalo ng OKC ang Lakers. Supposed to be ito na ang pagkakataon ng Lakers na bumawi sa OKC. Pero yun nga lang, hindi nagpasindak ang OKC sa kanila. Sinubukan pa na idikit ni Carmelo Anthony ang kanilang scoring sa huling mga minuto sa fourth quarter. Pero kaagad na nagpakawala si Shai ng 3-pointer sa logo. Yes mga sir, sa logo nang galing yung 3-pointer niya, na siyang lalo pang nagpaangat sa kanila. At sa pangalawang pagkakataon na natalo ang Lakers sa OKC, sa ngayon ay parang nasisisi itong si Russell Westbrook sa kanilang pagkatalo. Sa mga huling segundo, pinabayaan ni Westbrook si Dort na siyang nagresulta sa easy 2 points para sa OKC. At samantalang hindi naman nagustuhan ni Frank Vogel ang kanyang ginawang tira sa huling 5 segundo. At ayon pa kay Frank Vogel, hindi magandang shot selection ang ginawa ni Russell Westbrook. Ayon sa isang impormasyon, nais kasi ni Frank Vogel na magkaroon ng magandang tira kaysa sa ginawa ni Russell Westbrook. As of now, mayroong 2 panalo ang OKC at iyon ay nanggaling mismo sa Lakers at parehong na comeback. As ibang balita, mismong si Steve Kerr ang nagsabi kung ano ang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng enerhiya sa kanyang mga manalaro, kung kaya't sila ngayon ay nasa itaas kahit na nag-i-struggle ng kaunti si Stephen Curry. At ayon mismo kay Steve Kerr, ito ay dahil kay Klay Thompson. Yes mga sir, siya ang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang mga kasama. Sa kanya sila kumukuha ng lakas upang sila ay makapagbigay ng magandang performance. Kahit na hindi nakapaglaro ng 2 season si Klay Thompson, kung ating makikita sa ating mga nakaraang balita ay parang walang pinagbago at ganun pa rin nga. At maging siya man ay hindi na nga makapaghintay sa kanyang pagbabalik dahil mayroon din siyang gustong patunayan sa NBA. As of now, hindi lang si LeBron, si Steph, ang kanyang mga teammates ang naghihintay sa kanyang pagbabalik, kundi ang mga fans din ng Golden State Warriors. At sa ating huling balita, pinag-usapan mismo sa social media itong si Karl Anthony Towns matapos niyang i-like ang isang tweet na siyang nagsasabi na pakawala na siya. Yes mga sir, maging ang kanyang ahente ay nabigla sa kanyang ginawa at kaagad na nag-private message sa kanya kung bakit mismo iyon ang ginawa niya. At ang tugo naman ni Karl Anthony Towns, wala siyang ideya kung paano nangyari iyon. Pero sa bandang huli, nalaman niya na nahack pala ang kanyang Twitter account. At kalaunan, kaagad siyang nag-tweet na okay na ang lahat at back to normal na, at napalitan niya na yung kanyang password. Para sa inyo mga sir, totoo nga bang nahack ang kanyang Twitter account o nagpapalusot lamang si Karl Anthony Towns? Dahil nga din nagkakaroon sila ng issue sa Minnesota. Para sa inyo mga sir, ano ang komento nyo? Mag-comment lang. At yan lang muna sa ngayon ang ating mga false break balita. And as always, maraming salamat po sa panunod. Peace out.